natin ngayon ay mag-a-unbox tayo ng mga pre-love dolls na binili ko. Ito guys, medyo natagalan siyang dumating kasi in-order ko pa ito tapos pinaparating ng supplier ko galing pa sa ibang bansa. Pinaparating dito. Kaya pre-love yung binibili ko guys kasi nga kung brand new, masyado siyang mahal. Ang pagkakaiba lang naman, basta mamimili ka lang, sabihin mo lang yung mga walang clothes. Medyo kasi pag may mga clothes, medyo mura-mura na talaga. Pero kung makinis naman siya, medyo mataas ng konti, pero hindi kasing mahal ng brand new talaga. So kaya, ang supplier ko guys, dalawa lang. Kasi ayoko nang paiba-ibang kausap. Gusto ko, pag umausap ako ng isang supplier, inilatag ko sa kanya yung mga terms and conditions ko. Ngayon, pagka nagkasundo kami, doon ako sa kanya kukuha palagi. Ngayon, itong makapansin nyo guys, medyo marami na akong dolls kasi parang collection ko na rin. History kasi yan guys, nung maliit pa ako, gusto ko yung mga ganitong dolls. Kaso nga lang, syempre, medyo walang pera. Siyempre, yung parents natin, yung parents ko, mas priority nila dati yung pagkain kesa yung mga ganitong pagkain. So, nasabi ko nung dati sa sarili ko na gusto ko pagdating ng araw, mabili ko yung mga gusto kong dolls. Nag-aral na ako dito sa Manila, kapag trabaho, medyo nawala yun sa isip ko. Mas nagkapag-asawa ako, iba na yung priority. Malalaki na yung mga anak namin. Bumalik na naman kasi nakita ko siya sa FB. Sabi ko, ito yung mga gusto kong dolls. So ngayon, sinabi ko doon sa mga anak ko na gusto ko ng ganitong dolls. Pwede ba ako nitong bumili? Ngayon, sabi naman sa akin ng mga anak ko, sige ma, try mo kasi yun naman talagang gusto mo. Tsaka isa pa, parang ano mo na yan sa sarili mo. Kasi nagtatrabaho pa naman. Kumbaga, hindi ka naman palalabas. E di, kung ano yung gusto mo, na makapagpapasaya sa'yo, di gawin mo. So, ayun, kaya medyo dumami siya guys kasi nga parang natutuwa ako tsaka alam mo yung iba yung feeling talaga. Medyo kay Mang Boy, parang creepy sa kanya kasi sabi niya, baka daw bigla na lang pag-iisip ko may gumagalaw na. Sabi ko nung kabay, hindi naman ganun yun. Sa pelikula lang yun. So, ngayon guys, hindi lang unboxing ang gagawin natin. Alam ko rin sa inyo kung sino yung supplier ko, tapos kung anong klase yung mga dolls na nandito na purchase ko sa kanila, kasi dalawa yung suppliers ko. Mga names ng mga dolls. Meron namang ibang dolls, sinerch ko sa Google, hindi ko makita, kaya pasensya na kung hindi ko masabi lahat yung mga pangalan nila. Pwede rin nyo namang, halimbawa, kilala nyo, pwede rin nyo namang comment down below na lang doon sa vlog ko para at least hindi na ako mahirapan mag-search. Unbox na natin para makita natin yung yung itsura ng mga dolls na bagong dating. Limang teraso ata to. Pero kanina guys, nung pinapick up ko doon sa rider namin, nagkaroon ng problema kasi hindi daw niya naitaling mabuti ata or masasabi niya naputol daw yung tali, nahulog siya. So ngayon, ito nangyari guys, kita ko sa inyo. Ayan. Ayan, nakunit siya. Hindi ko pa alam kung ano pang ibang damage, pero sana naman yun lang yung damit kasi damage siya. Pero titingnan natin guys, i-unbox na natin. Samahan nyo ako mag-unbox guys. Start na tayo guys ha. Medyo maraming dikit-dikit. Packaging. Marami na akong nabili dito sa supplier ko na product. Halos lahat ng dolls ko sa kanya ko binili kasi maganda yung mga
mga dolls niya, tsaka mura lang compare mo sa iba. Tsaka yung isang supplier ko rin, okay rin naman sa kanya, mura din. Kaya lang siyempre, tinitin-check mo rin talaga eh. Ito yung isa guys. Ito siya oh. Ito guys, ano niya to, collection niya to talaga. Collection niya to. Ngayon, ay nagkaroon na ng magdoble na ba siya. Ngayon, sabi niya, ililet go na raw niya. So sabi ko, kasi pinakita niya sa akin yung mga collection niya. Nakita ko, no, magaganda. Sabi ko, be, pagka mag, ano ka naman, halimbawa, gusto mo magpalit ng collection mo, try mo munang i-alok sa akin. Pagka nagkasundo tayo sa presyo, kukunin ko. Kung hindi naman, di, try mo i-alok sa iba. Magsasabi naman ka ako, kasi hindi ako magpapaasa. Ito siya, guys. Ito, guys. Ganda niya, di ba? Yan. Ganda niya, di ba, guys? Ito, guys, walang flows. O, may bag pa siya, guys. Oh. Kasi collection nga niya to, eh. Buti nga, hindi niya na pinagtatanggal pa yung ibang accessories. Ayan. Tapos, anong klaseng dolls ba to? Ito si Madam Alexander. Ito guys, si Madam Alexander ito. Ayan siya. I-search ko pa guys kung anong name niya. Pero, Madam Alexander yung doll na to. Yung, kumbaga, yung brand niya. Ito siya isa. Lapag ko muna siya dito guys. Tapos yung isa guys. Ito. Ito. Ano ba siya? Madam Alexander din to guys. Tingnan mo. Kaso ito yung na-damage guys, yung ano niya, ito. Ayan o, oh. Nasa na, ito o. Oh. Napulit. Pati yung, ano o, oh. Buti hindi na ano yung braso niya, hindi na sugat yung damit lang. Pero tingnan mo guys, ano din to, collection niya to. Collection niya to guys, pag hiniga mo, pipikit siya. Ayan, di ba ang ganda guys? Ayan. Madam Alexander din to guys. Collection ko na rin to guys. Lahat ng mga dolls ko, collection ko yan. Kompleto siya guys. Di ba? May sapatos pa. Di ba lahat ito guys? Namurahan na nga ako. Siyempre, kapag medyo madaming pinukuha ko, nagbibigay siya ng special discount. Saka, good payer naman ako, guys. Siyempre, yun ang importante, yung tiwala ba? Tiwala. Puhunan mo na yun. Kung gusto mo magbigosyo, tiwala lang. Huwag mo sira yung tiwala sa'yo. At ang isa, guys, ito. Ito naman, guys. Ito guys, search ko pa kung anong klaseng doll to. Pero parang Newberry siya. Ito guys, kasama din to sa collection niya. Lahat nga nang binigay niya sa akin ngayon, puro collection to na. Nagbawas kasi siya dahil sabi niya, meron siyang mga bagong dating. Doon na lang daw siya kukuha ng ano, papalit.
Tingnan mo yung hair niya, guys. Ayan. Walang flow siyang, guys. Kaya gusto ko sa kanyang umano. Kasi, kung anong sinabi niya, nung napag-usapan niyo, yun talagang ibibigay niya. Kumbaga, maayos siya kausap, guys. Ayan. Tapos yung isa, guys, ito. Madam Alexander din to. Ganon din, tingnan mo. Tingnan nyo, guys, oh. Kompleto siya, eh. Nakakuha na rin ako nito sa kanya dati, Madam Alexander. Ngayon, nagustuhan nung apo ko na sa pamangkin. Nagustuhan niya. Hiningi niya. Sabi ko, di sige, ganito rin yun. Pero, blonde ata yung buhok nun. Ito na matandaan. Ayan siya, guys. Pinapit ko, guys, para makita niyo. Diba, guys? Ganda. Yung hair niya. Kompleto siya sa shoes. Para siyang bago. So, pag binilhan ko siya ng damit na ano, maganda, para na rin siyang bago. Pero pre-love lang, diba? Hindi naman natin kailangan bumili ng brand new talaga. Kung may makukuha naman tayo na parang second hands or pre-love na parang good as brand new naman. Nasa ano yan, nasa seller yan kung maganda ba yung mga ano niya, items. Tapos itong isa, itong panglima. So guys, maganda rin. Buti isa lang, guys, ang nagkaroon ng damage, yung debit lang. Kala ko nga kanina, nasira talaga eh. Buti yung damage lang. Order ako na lang ng damage yun, guys. Ito, newberry din ata to eh. Kasi search ko pa kung anong klaseng ano to. Dahil, pero parang tingin ko newberry siya. Ito guys, silipin ko. Itong boots niya guys, sa American Doll to, yung AG Doll. Kumbaga, hindi niya na tinanggal. Kasi nung nabili daw niya to, ito lang. So ngayon, binilhan niya ng boots. Ngayon, sabi ko, eh, huwag mo nang tangkalin. Sabi ko, parang pati yun naman ang kaya cute siya tingnan dahil dito, diba? Kumbaga, yung outfit niya, ganyan na. Tapos sinugod pa ng ganito. Ang cute, diba? Masilipin niya, guys, na malapit. Ayan. Ganda niya, diba? O yung hair niya. Ganda niya. Walang flows yan, guys. Magaganda yan. Ito, guys, lima yung in order ko na bagong dati niya. Diba? Kumbaga, ano ko na rin to, pantanggal stress. At syempre, maghapon pa magkatrabaho, mula 8 to 5. Dati, naabot pa ako ng 9 o'clock sa office. Pero sabi ng doktor, huwag ka nang mapaabot ng 9 o'clock. Hanggang 5 lang talaga. Kasi nagkaroon ako dati guys ng breast palsy. Sabi ng doktor, stress daw yun. Kaya sabi niya, 8 to 5 lang daw ako papasok. So yun. Guys, kung nagustuhan niyo yung vlog namin, please like, share, subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa namin vlogs. Tsaka guys, kung meron kayong mga gustong ipagawa sa amin or may mga naisip kayo ng magagandang content para naman maging maganda yung vlogs namin, syempre mas maraming nagsisuggest, mas maganda, diba? Just comment down below. Okay guys, hanggang sa susunod na vlogs. Bye bye! Love you guys! Keep safe!